Hi mga kapuso, it's me, Cory De Santos. At tonight, samahan niyo ako dahil ito, nagpa-prepare ako ng mga gamit ko. Kasi tomorrow, meron kaming taping para sa magpahiraman. At sobrang special itong episode na to, lalo na para sa akin kasi life story ko to. Yun, so sana mapanood niyo to. Anyway, so I'm leaving. Yeah, bro. Utol ko na si Argel. So ngayon kasama natin si Sir Jong Cuenco. Siya ang gaganap bilang AirPods ko. Bago ko pa makalimutan, so magpasalamat sa GMA Network, sa Sparkle, sa lahat ng buo-buo din ng magpakailanman para sa isang napaka masabi, surreal na experience na ito. Maraming salamat po. At talagang gagawin ko ang lahat na aking makakaya para makapag-kwento at sana maka-inspire sa mga milyong taong makapanood nito. Paliwanag yung feeling. Iba pala pagka-live. Buti na lang nakain naman ako ng gamot. Saya! Masaya lang po.
Oh, excellent. Masayang-masaya. Masayang-masaya. Sir Ding Dong, ang gwapo-gwapo mo. Sana ano, makamayan pa kita. This is Nikki Kong. I'm Kenta. And I'm Bruce Roland. So ayan, super saya na ginawa natin, di ba? Masaya ka talaga. Super saya? Kami sarala tayo. Hindi, masaya kasi kami nanalo. Oh, ay, hindi! Nung muna tayo. Tayo muna. Well, 12 points. Medyo mahirap yun. Get salo-salo together. Yung walang ginaganon, di ba? Pero masaya yun. Sa parang oh, lalayo yata oh, tumawi ka lalayo yata yung bato ko eh dapat bato mo kung nasa left eh pero diba ito basketball player na to ha kaso lalakas ng ano eh ng galot kaya pero kami dalawa-dalawa yung ganito oh, ang teknik kasi namin ni Bruce ano Bruce Ayos dalawang bato pero kasi that's why hirap pala yun hirap dapat isa isa lang talaga. So yun. Tapos ano yung pangalawa nila nun natin? Yung hali-halukay, may pala. Ah, dyan na kami nanalo. Kamusta yung pakiramdam ng mga na-online? Mahirap. Meron yata. So binaba namin, oh, para walang daya. Ah, siyempre kailangan. Anas tayo sa lahat ng ano. Na-appreciate ko yan. Ikaw bro, kumusta yung experience mo doon? Okay naman, daming bumubulong, kaya siguro natalo niya kami ng 1 point. Oh, 1 point. Si Kuya may masang bumubulong sa tayo niya. Kanan-ganan. Kumanan naman. Kanan-ganan. Hindi kasi naman bosses. Ay, kinig siya. Pero ikaw, nag-enjoy ka dun sa isang tanong isang sa akin. Ayan. Yes. Oh, okay naman, pero ang daming powder kasi nilagay. Kaya pa lang fresh na fresh siya ngayon. Ayun mo, pakiclose up. Close up pa. Hey, powder. So, hindi, nakakatawa kasi ano, ako bilang isang ano, bluffer, mahirap din. Mag-iimbento ka or tumipols, mag-iimbento ka din. So, kailangan mo ipanipaniwala ka. Pero, ayaw mo niwala sa amin eh. Oh, my God, folks, ito ka panipaniwala sa amin. Hindi sila din eh. Panipaniwala din sila, di ba? Kaya, kita ngayon mo kung ano nangyayari rin. Wala kang mali. Kasi sa amin ko man naniwala. May isa siyang mali kaya siya presyo. So, salamat mga kapuso sa panonood ng TikTok Lock. Abangan niyo ako sa underage ni Tumidong Puyan every 4:25 PM GMA afternoon. So, ayun, maraming salamat sa mga opportunity sa TikTok Lock. Please do follow my Instagram account, MacLeod16. Mga kapuso, i-invite ko po kayo na panoorin ang pelikula namin, directed by Direct Louis Ignacio, Papa Mascot, malapit na malapit na pinagas. And also, watch All Out Sundays tuwing Linggo. So, TikTok Club, thank you so much for having us. Thank you so much for having me. Abangan niyo po soon ang Love Is Love at First Read. Very soon po yan, taping po ang ngayon. And ayun niya, follow my socials at Roland Bruce. Thank you, TikTok! Happy time now! I hope you don't take this as
pangungurapat ha. Pero si Mr. Dizon kasi binigay niya ito sa'yo personally sa approval mo, sa proposal niya. Sira ulo ko ba, Johnny? Padulasin, that's craft. Kian, you have to choose kung gusto mong maging host sa TV o maging politiko. Isa lang sa dalawa. Belly! An! An! Kilala siya ng sambayanan bilang si Kuya Kim. Mahigit tatlong dekada na natin siyang napapanood sa iba't ibang programa sa telebisyon hanggang sa siya'y maging isang ganap na kapuso noong 2021. Ngayong gabi, atin siyang mas kikilalanin sa pamagitan ng pagsasadula ng ilan sa mga hindi niya malilimutang mga yugto sa kanyang makulay na buhay bilang isang politiko at bilang isang TV personality. Atin sabay-sabay na alamin dito sa aming special pre-Holy Week presentation na pinamagatang My Third Life, The Kim Atienza Story. Oo, gutong-tula ka na. Sana ako din makalabas sa TV. Bakit? Gusto mo bang mag-artista? Oo, gusto mo maging katulad ni Agamulak. O Richard Gomez? Agamulak? Richard Gomez? Papatawa ka na naman, Kim. Ano naman itong dalawang to eh? Itsura mong yan, lalabas sa TV. Ang problema mo, Pawe. Ako kasi gusto ko magpatawa ng tao. Ikaw kasi buko panluloko yung pinatupag mo. Ano sabi mo? Sira ulo ka! Uy, dalawa na to. Uy, awatin mo nga! Hoy! Ang mga lalaki, awatin nyo! Hoy! Pawing! Tigilan mo na, Pawing! Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Son, Holy Spirit, amen. Nakipagbugbuga ka na naman? Hmm? Hindi naman po ako nauna, Mami. Si Pawing po. Ang punto ko, nakipagbasag ulo ka pa rin. Hindi ka na nga nakasama sa paglurusaryo, uuwi ka pa ng ganyan. Tama na, ha? Ihanda mo na yung hapunan. Tulungan mo yung nanay mo. Kim, ha? Sorry po. Sige na. Mag-ayos ka na doon. Tapos sumunod ka na sa hapag, ha? Thank you po. Kuya Kim! Tita Mel? Tatawagin kitang Kuya Kim. Kasi ang tawag sa akin, Tita Mel. Eh. Oh. Diba? Yeah. Ay, tsaka muna, kung muna kami about your family, your childhood. Mm. Yan, ano bang klaseng family did you grow up in? And things like Alam mo, Tita Mel, I grew up in an upper-middle-class family. Yeah. Panahon ng Marshallo yun eh. So, ang tatay ko jobless. But we got by, meron kaming bake shop. Sa Singalong Street sa Iran. So, itong bumuhay ng pamilya namin. Yeah. Ang pinakapangarap ko talaga sa buhay, lumalaki pa lamang ako dun sa San Andres Book, ay maging artista. Tapos, nung high school, nagseminaryo ako. Dahil napaka-religious nga ng pamilya ko. Bakit ka umanis? Bakit ka lumalis? Ay, maganda story yan. Sa seminaryo, meron kaming tinatawag na vow of celibacy. Yes. Hindi ka pwedeng mag-isip ng babae, ang pagtingin sa babae kasalanan. Hindi ka pwedeng mag-asawa eventually. Madali lang yan, kaya-kaya ko yan. Ang hindi ko talaga mag-get over, Tita Mel, yung gutom. Bakit? Meron kaming vow of poverty, pero meron kaming konsepto ng mortification of the senses. I was a growing boy. I was 13, 14 years old. Kung kumain ako ng kanin, kahit lima, kaya ko. Okay. Limang tasa, kaya ko. I was obsessed with eating because I was so hungry. Wala nangyari sa buhay mo nung lumabas ka ng seminaryo? Nagwala ako, Tita Mel. Alright! Alright! Okay! Come on, cheers! Hey!
Ano yan, ha? Saan, galing mo maglimur. Ako magta-champion dyan, tingnan mo. Ikaw. Ako. Para sa'yo. No, Johnny, no thanks. No. Pas ako dyan, ito lang ako. Pre, ano to? Natural to. Sige na. Dito tayo, dito tayo. Kaya na, dami okay namang alam. Alito. Hey! Kulit mo talaga, no? Oo. Siyempre, parang eh, nag-e-enjoy tayo ngayong gabi. Yun, no? Yan! That's what I like, man! That's what I like, bro! Hey! Okay naman. Good! Okay na ako. Pasok mo na yan. Sige po. Dan, kaya po. Kaya po. Tita, tito, una na po ako. Sorry po. Limburak. Limburak. Hoy! Ano? Ganyan ka na lang gabi-gabi? Hindi ka na pumapasok sa eskwela, puro pagpaparty at paglalasing ng asikaso mo? Ano ba? Tumigil ka, tumawa! Ano bang gusto mo mangyari sa buhay mo? Bakit, Mami? Bakit ganyan ka po lamanta mo? Him, maayos ka. Ba't ganyan yung tsura mo? Nagda-drugs ka ba? Hoy, Kim, sumagot ka! Daddy, si... Johnny, si Johnny po kasing... Hindi ka na nahiya! Vice Mayor na ang daddy mo? Hindi mo na kami binigyan ng kahihiyan? Ano ba talaga gusto mo mangyari sa buhay mo, ha? Ha? Sumagot ka! Wala ka talaga kwenta! Suko na ako sa'yo! Kung alam ko lang na lalaki ka ng ganyang walang kwentang tao, sana ipinagdagan ko nalang sa tiyos na mamatay ka nalang! Beng! Tama na! Ako nang bahala dito. Wow. Ken! Hi, Kuya Kim. Ang galing mo, Ken. Hi, Kuya Kim. Good evening. Ken! At tama, Ken, magabi sa panonood sa ating sa live stream natin. Ken, ang galing mo, Marte. Nakatatawa. Nilaugh trip mo yung nanay ko. Nilaugh trip ko siya doon, Kuya Kim. Grabe mga. Sinampal ka tuloy. Salamat, Kuya Kim. Kabado-kabado ko, Kuya Kim, sa eksena na yun. Oh, talaga. Dapat ang galing, ha? Ang galing mo, Marte. Grabe. Salamat po. Pero alam mo, Kuya Kim, hindi ko kakalain na ganun pala yung Limburak. Mahirap pala siyang gawin. Actually, ang nangyari dyan, I was the Tequila Limburak King of 1988 sa Mars Disco. Nanalo ako nung gabing yun, eh. Pero, ikaw yung nanalo. Ako nanalo, oo. Ang ganda nga. Grabe.
Ayan po. Hello po sa lahat po ng mga nanonood po ng magpakailanman at sa mga kapuso po natin na nag-aabang sa buhay ng nag-iisang Kuya Kim Atienza. Palakpakan naman natin si Kuya Kim! Kuya Kim, maraming salamat Kuya Kim kasi shinare mo sa amin yung buhay mo. At gusto ko lang sabihin Kuya Kim na habang ginagawa po namin itong episode ng magpakailanman na to, sobrang na-inspire kami sa storya mo. At ako mismo, marami akong natutunan from you. Salamat Kuya Kim. Ken, maraming salamat. Ha. Thank you very much. Isang malaking karangalan na ako'y ma-feature dito sa magpakailanman. Binabati ko lahat ng mga viewers natin ngayong gabi. Alam niyo po, binigyan ako ni Lord ng napakagandang storya, tamang-tama for Holy Week. And I know that it's His will, kanyang kagustuhan, na may kwento namin itong storya ko sa mas maraming audience na manonood. At ito ang mga audience ng magpakailanman. So maraming salamat na nandito kayo ngayon. At Ken, I'd really like to thank you at sa lahat ng production ng magpakailanman for such a job well done. Isang segment pa lang yung pinapanood ko, talagang excited na ako susunod eh. I know it's going to be good. So thank you. Pa-intense, Kuya Kim. Grabe, kahit ako nung binabasa ko yung script, Kuya Kim, nung binabasa ko yung story mo, hindi ako makapaniwala na pinagdaanan mo lahat ng yun. Talagang nakakahanga kasi talagang grabe, mapapanood nila ako. Yung kaninang napanood nila, Kuya Kim, na first segment, talagang intense na yon, but ito pa-intense pa. Excited akong makita ng mga viewers natin yon, Kuya Kim. Ayun ako, I'm excited as well. Hindi kasi alam ng mga viewers natin yung ano eh, yung, sabi nga third life, no? Opo. Ano ba ang first life ko? Ano ba si Kuya? Marami nagtatanong sa atin sa mga chat natin. Ano ba first life ko? May kasabihan tayo sa Biblia nakasulat that the old is gone and the new one has come. What is the old? The old Kuya Kim, ako, napakadami kong kasalanan. At talagang napundi sa akin ng parents ko. Talagang kawawa naman ang nanay ko sa akin. Talagang, yun, kung ano napanood nyo na ginampanan ni Isay at ni Ken. Opa. Talaga ako nung wow. Bago ko nahanap si Lord. Actually, napakalala ko nun. Talagang matindi. And, yun, so panoorin natin kung ano mga mangyayari pa. Kasi as Ken said, mas magiging intense pa ito sa mga susunod na segment. Pero Kuya Kim, gusto ko lang po sabihin na nung nalaman ko na ako yung gaganap at napili po ako ng GMA Network na gumanap bilang isang Kuya Kim Atienza, hindi ako nagdalawang isip na natanggihan to. Sabi ko, game. Pero kahalo nung saya ko na yon, kaba. Kasi alam karamihan ng mga tao, ng mga kapuso viewers natin, alam nila ang tunog ni Kuya Kim, alam nila ang galaw, kilos ni Kuya Kim, at talagang buong Pilipinas, hindi lang buong Pilipinas, pati na rin sa ibang bansa, alam nila ikaw, sa ulong sa ulo ka nila, Kuya Kim. Kaya doon ako kinabahan talaga, Kuya Kim. Kaya ang dami kong pinapanood. Pinapanood ko nga, pinapanood kita, sabi ko, ako ba ito? Parang ako yata ito o si Ken. Parang nalilito nga ako eh. Dahil kung yung salita ko, kuha mo eh. Pero Kuya Kim, gusto ko lang po i-share sa inyo, na si Tita Beng at saka si Sir Lito Atienza ay nakasama ko po sa Sydney, Australia noong 2014. And I'm blessed na nakausap ko sila at doon ako kumuha ng inspirasyon habang ginagawa ko to, habang inalala ko nung kausap ko po yung parents mo, napakabuti nilang mga tao at witness ako sa kabutihan nila. Kaya naman, baka hindi niya po alam, ngayon ko lang po nasabi kay Kuya Kim na kahit pa paano nakabanding ko po yung parents niyo and witness ako kung paano nila kayo palakihin bilang isang mabuting anak. Ako, thank you very much. Ano nga eh, talagang laki ng atraso ko sa parents ko. And I'm so happy that I turned out to be this way. At least I'm not disappointing them anymore. Kasi lumaki ako na talagang disappointed sa akin ng parents ko eh. As napanood nyo nga yung first segment namin kanina. Totoo yun. Lahat ang napanood nyo doon kanina ay totoo. At marami pa tayong mapapanood sa susunod na segment. So Ken, ayan, excited na ako. Ayan, commercial pa lang, Kuya Kim. At excited na ako. Hindi ko alam, hindi ko na maalala kung ano yung susunod na ipapakita. But ayan na, standby na daw tayo Kuya Kim dahil okay, ito na ulit. See you later guys. Kailang nabigyan ng direction towards your being a television personality? Kailangan nagkalangas ng loob na... Ah, college na, Tita Mel. Ah, college na. At kaklasikong anak mo, si Wency Cornel. Oo nga. Pumasok ako sa UP. At ang kursong kinuha ko, Film and Audiovisual Communications. Ayun. Bakit Film and Audiovisual Communications? Tinanong kami ng teacher namin. Uh-huh. Mr. Atienza, what do you want to be? Uh-huh. I want to be a TV star. Nagulat ang teacher ko.
talaga walang kagatol-gatol. Wala. Kapal ng mukha ko talaga. Si Kuya Kim Titamel, hindi ako pangit. Oo nga. Hindi rin ako ganun kagwapo. Sakto lang. Dun, yung sakto, walang lugar sa TV yun. Nung panahon na yun. Lahat ng auditions, inattendan ko. Siya nga. Sa, nakuha ka ba? Sa 20 inauditionan ko, Titamel, wala. Ay, naku, naloko ka na. Eh, kasi sakto lang eh. Gutom yan. Oo, gutom. Tapos. Pero, Raymond, Andrew, and John, tara, kakausapin namin kayo para sa callback nyo, and the rest na hindi napili, pwede na kayo umalis. Tara. Kim? Po? Kim Achenza? Yes po. Sorry, hindi ka natanggap. But I have a proposal for you. I'm sure matatanggap ka doon. You want to try out for a voice commercial? Voice commercials? Yes. Sige po, gusto ko po yun. Sure, I would love to. Thank you. Thank you po. Madalas mang ma-reject sa auditions para maging artista, nakuha naman si Kim para maging voice talent sa iba't ibang commercials. Bukod dito, nakuha din siya para magboses sa mga karakter ng mga sikat na live action series noong 1980s. Ang galing mo, anak ka. Alain mo yun, announcer na siya sa radyo at voice-over talent ka pa sa mga live action series. Kim, I'm so proud of you. Oh, may problema ba, Kim? Dadala mo naman na hindi yun ang gusto ko. I have already mastered voice acting. Sisiw na lang yun kung tutusin para sa akin eh. What I really wanna do is to be seen on TV. Sana. Anak, nagsisimula ka pa lang naman. No, ma. Yung mga kasamahan ko, si Tintin, si Arnel, lahat sila nabigyan na ng break. Pero ako hanggang ngayon wala pa rin. Wala. Anak, siguro magpasalamat ka na muna ko na ano ang meron ka ngayon. Dapat happy ka sa mga blessings ng Panginoon. Darating din ang para sa'yo. No, ma. I don't feel blessed anymore. Lahat ginawa ko para makita ako sa TV. Lahat ginawa ko na lang. Pero sabi nila, hindi na ako mukhang artista. Well, I disagree. Because alam ko, kaya baka ko. Baka kasi hindi ka talaga para dyan. What do you mean that? Bakit hindi mo kaya subukan yung public service? Pumasok ka sa politika. Alam mo, matutuwa ako na makita ka na tinutulungan mo yung mga Manilenyo. And who knows? Baka magkaroon ka ng opportunity to appear on TV pag naging politika ka. Dahil sa panunuyo ng ama, pinasok nga ni Kim ang politika. Una siyang naging barangay chairman ng kanilang lugar. Taong 1995 naman, nang manalo si Kim sa pagkakonsehal ng Maynila. Noong mga panahon yun, nakilala din ni Kim ang magandang stockbroker na si Felicia Hong, isang Taiwanese si Feli na naninirahan sa Pilipinas. Sa unang beses pa lang nilang pagkikita, ay naging magaan na ang loob nila sa isa't isa. I'm so glad we did this, Feli. So nice to just be able to talk, relax, and without thinking of any work and responsibilities or pressures in the office. Thank you for taking this time with me. What happened tonight was just so beautiful. So beautiful. To be a waste to let it go. But you told me you're leaving, right? Is that final?
Yes, Kim. I'm leaving for London. For good. You can come with me if you want. I wish I could. But you know that I can't, right? I have a big responsibility towards my constituents. You know what, Feli, look. This is my favorite watch. I swim with it. I cycle with it. And if there's a chance that you change your mind and decide to come back, you'll make me the happiest guy in the world. Let's just hope for the best. Simula ng gabing iyon, hindi na naputol ang komunikasyon ni Kim at Feli. Hanggang sa magdesisyon si Feli na bumalik ng Pilipinas para makasama si Kim. Taong 2002, nang sila ay nagpakasal at nagkaroon sila ng tatlong anak. Samantala, nakatatlong termino naman sa pagkakonsihal ng Maynila si Kim. At nakita niya kung gaano kadumi ang politika at ang mga temptasyong kaakibat nito. Hanggang sa... Kim, I hope you don't take this as pangungurakot, ha? Pero si Mr. Dizon kasi binigay niya ito sa'yo personally sa approval mo, sa proposal niya. I hope you accept this. Sira ulo ko ba, Johnny? Padulas yung Dutch craft. Di ba meron kang gustong tulungan na pamilya sa isang barangay? Ito, malaking tulong na tulong. You have to. Kapag di mo ito tinanggap, I'm telling you, mamarkahan ka ng mga businessman. For sure, sa susunod na eleksyon, tataob ka. Kaya you have to accept this, bro. Ano na? Reply ba? Hindi mo talaga ra-reply. Alam mo, Ken, naiyak ako dun sa, ano, yung sa inyo ni Feli, yung sa amin ni Feli. Kuha nyo. It was like that. That night. Talaga, Kuya Kim. Thank you po. And ang gusto ko lang din po sabihin, Kuya Kim, na yung trivia lang po, yung ginamit namin na relo dun sa eksena na yon, mga kapuso, dahil talagang gusto namin maging makatotohanan yung eksena, pinahiram po ni Kuya Kim at Yenza mismo yung relo kung saan yun po yung talagang totoong mga relo nila. Kuya Kim, salamat po. Thank you at pinahiram mo sa amin yun. Nakita mo naman yung, ano, yung mga relos. Yung binigay ko kay Feling relos, mumurahin, plastic. Yung binigay niya sa akin relos, mamahaling Bulgari. Kaya ang ganda naman, hindi pantay yan. Pero Kuya Kim, naalala mo pa yung mga details nung moments na yon nung nagkahiwalay po kayo ng wife niyo po nung beses po. Eh, Ken, love at first sight yun eh. Unang pagkikita natin, kami na kaagad eh. We liked each other right away. That's why ayaw namin pakawalan yung moment. Kaya nagpalita kami ng relo. Ganun ang nangyari doon. At pati, ang unang date namin, nakamotor talaga eh. Naka-scooter. So tama, Kuya Kim, magaling. Oh, naka-scooter talaga kami. So tama, exacto yun. Kung anong napanood ninyo, ganun ang nangyari. Yun ang nangyari. Oh. Naiyak na ako because I remember that night eh. That was the best night. Probably the best night of my life when I met Feli. Hindi ko makakalimutan. Naiyak ako kanina, pinapanood ko eh. Ang galing mo, Ken. Ang galing mo, Marte. Kuya Kim, salamat po. Thank you po.
Kinakabahan po talaga ako, Kuya Kim, lalo na kung pag napanood mo po yung episode, sabi ko, lalo kayo sasabihin ni Kuya Kim, nahiya ako. Hindi kami tanong sa akin, no? Kuya Kim, anong reaction mo nung malaman mo if you feature sa MPK ang life story mo? Well, I was flattered kasi in my 19 years on television, eh ngayon lamang ma-feature ang buhay ko. Sabi ko, wow, talagang inisip ko na napakalaking pribileyo. And being Christian, I know that my God is happy because I'm telling my story to as many people because as I said, ang testimony ko talaga eh, the old is gone and the new one has come. Ano ba yung lumang Kuya Kim at paano ako nagbago? At yan ang mapapanood natin sa mga susunod na segment and I'm excited for that. Yun. Ayan po, sa lahat po ng mga Kapuso viewers natin, napakinggan niyo po si Kuya Kim kung anong naramdaman niya nung nalaman niyang i-feature ang kanyang buhay. At Kuya Kim, marami kang fans na nanonood ngayon. Kuya Kim, hindi lang dito sa Pilipinas, pati na rin sa ibang bansa. Nababasa ko may mga Kapuso rin tayo na nag-aabang ng life story mo, Kuya Kim. Eto po sila, Kuya Kim. Pa-shoutout daw po. Sabi ni Candy Ortiz, ang galing ni Ken Omarte. Oh, thank you. Salamat. Para talaga siyang si Kuya Kim. Wow! Kung ano nagsasabi siya, para kang ako eh. Mismo nagsasabi sa'yo. Para. Salamat po. Thank you, thank you. Anong gamit ang boses? Pareho tayo eh. Ang galing eh. And eto pa, meron pa po Kuya Kim. Nababasa niyo po ba, Kuya Kim? Yes. It's all set na si Kuya Kim sa MPK. Excited na excited ako. Thank you very much. Ayan so, po, galing po kay Jose Maria Tirado. Hello po. Jose Maria Tirado. And Jesus Zamora, excited na ako kay Kuya Kim. Magiging inspiration po. Wow. Thank you. Kuya Kim, marami talagang nai-inspire sa'yo. Sobra. At ito, sabi ni Don, hala si Kuya Kim, nanonood po ako lagi ng TikTok Clock. Yan. Oh, thank you. Maraming salamat. Si Ken po, pinanan sa TikTok Clock. From the first season up to now, si Ken ang favorite guest namin. Salamat po. Oo, naalala ko, Kuya Kim, na wow. Ng pilot episode, nag-Guinness niyo po ako doon. Alam nyo, guys, sa TikTok Clock, napakasaya ng family nila doon. Kaya gustong-gusto ko po talagang nag-guest doon. Si Feiko. Hi, Feiko. Kamusta ka? Kenchan, so pogi. Oh, syempre, mana ko kay Kuya Kim eh. Yan. Ayan. Fan mo ko. Hindi ka ako pogi, Ken, eh, di ba? Hindi ako pogi eh. Hindi ako pangit, hindi rin ako pogi. Sakto lang. Sakto lang. Alam mo, Kuya Kim, ang kinakapogi mo pa, Kuya Kim, yung charm mo kasi, tsaka yung talino mo. Kaya mas lalo kang gumagwapo at maraming umiidolo sa'yo, Kuya Kim. Oh, yan ang hindi namin kayang gawin. Coming from you, Ken, isang malaking karangalan. Thank you very much for saying that. Salamat din, Kuya Kim. Yan, mga nasa Cebu City. Kuya Kim, may mga fans po tayo na nasa Cebu City. Hello po sa inyo. Hello po. Si Sammy Boy. Pag-greet naman po ako, Lord's Kenchan. Birthday ko na po sa isang araw. Happy birthday. Sammy Boy, happy birthday. Ayan, ginirit ka din ni Kuya Kim, oh. Happy birthday, Sammy Boy. Ayan na. Standby muna tayo. Nanood po tayo. Okay po, Kuya Kim. Okay, see you later, guys. See you later po. Ayan. So, commercial pa po. Ilang taong ka nung nakapag-asawa ka? I was already 35. Okay. That was in 2002. Nakilala ko yung misis ko na si Felicia. Yung phase na yun ng buhay mo, yung transition mo, ano ka, sabi mo nga bohemian, family man ka na. How was that? How did you deal with that? Medyo nag-mellow ang buhay ko. From the old bohemian artist, wanting to be a TV star, Kuya Kim, naging politiko Kuya Kim ako. After my third term, it was Dad's last term as mayor of Manila. At sinabihan ako na akong papalit sa kanya. Kasi ako lang ang nasa politika noon. So sabi ko, paano ako magiging mayor from konsehal? Eh medyo mabigat ang talon. Kahit mayor ang tatay ko, hahanapan ako ng gravitas, ng bigat. Yeah. Like any politician, inisip ko, alam ko na, papasok ako sa TV ulit. I drafted a new contract for you. Kim, you have to choose kung gusto mong maging host sa TV o maging politiko. Isa lang sa dalawa. Wait. Do you want me to quit politics? If you're going to sign this contract, yes.
Kung hindi, kailangan mong iwanan ang telebisyon. Maria, gusto ko pang makatulong sa mga tao. At alam mo kung gaano umaasa sa akin si Dad as a public servant. He'll break his heart kapag nalaman niyang iiwan ko ang politika. And if I decide na iwan ko naman yung TV career ko, paano yung mga supporters ko? Hanapin nila ako. And you know that I'm the only one who can do what I do. I'm sorry, Kim. Pero kailangan mo pumili. Eh, hindi ka talaga para dyan. What do you mean, Dad? Bakit hindi mo kaya subukan yung public service? Umasok ka sa politika. Alam mo, matutuwa ako na makita ka na tinutulungan mo yung mga Manileño. And who knows? Baka magkaroon ka ng opportunity to appear on TV pag naging politika ka. Ba? Oo. Oh. We are so happy to see you, anak. Ha? Kahit na sobrang busy mo sa mga TV shows mo at sa office, ha? You still make time to see us. Yes. Thank you, anak. Of course. Sabi mo, you have something to tell us? Yep. Adad, yung mayoral candidacy na in-offer sa akin ng partido. Dad, I'm sorry about this. Mommy, I'm very sorry. Hindi ko masabi. Mahirap. Ang tatay ko, alam mong ginawa, Tita Mel. Ang mga tatay natin, alam nila ang pain natin eh. Mm-hmm. Alam nila pagka nagdudusak eh. Mm-hmm. Hindi na ka pinagsalita. Mm-hmm. Kim, you don't have to talk. Mm-hmm. I know what you're going to say. Mm-hmm. When I watch you on TV, pag pinapanood ko sa TV, nakikita ko gaano ka kasaya. Masaya ka. Pag pinapanood kita sa City Hall, ang bigat mo, palagi kang pagod. Ah. You don't have to tell me. Oh. I give you my blessing. Ang galing, ano? Siyempre, bilang magulang mo, I don't want to take away your happiness naman. Kung hindi ka masaya doon sa politics, huwag kang mag-stay doon. We are giving you our blessings, anak. Dad. Thank you, Dad. Thank you. Umiyak ako ng gusto that morning, Kit Mel. Yakap ko tatay ko. Oo. Thank you, Dad. Ano ba? Thank and that you, was the beginning oh. of my Kuya Kim on television. Oh, career mo. Yes, pero, yun. Pero yun, marami ka rin namang pinagdaanan na ano, di ba, na mas mahirap pa, na mas mabigat ay, naku. Nakapasok na ako sa TV. Enjoy ako sa ginagawa ko. Oh. Sa sobrang enjoyment ko dahil binigyan ako napakaraming show. Okay. Apat na show. Oh. Sobrang saya ko. Pero nakalimutan ko maraming bagay. Oh. Isa na doon ang kalusugan ko. Wow, Kuya Kim. Ito na. Eksena with my dad.
talagang hindi na ako pinagsalita ng tatay ko eh, kasi hirap na hirap kong sabihin talaga sa kanya. How do I tell him na ang papalitan ko hindi siya, na nakaasa sa akin ang buong pamilya ko noon, Ken eh. At dalawang taon na kami naghahanda at gumastos na sila ng malaki. At nakaasa talaga. Nire-ready ka, Kuya Kim, para maging mayor? O, tatakbo ng mayor because last term ko tatay ko. Kaya ang bigat ng desisyon na pinagdaanan ko, whether to choose my passion, which is television, or to choose my duty to my family. Pero mali pa rin ang intention ko, Ken, eh, because ang duty dapat sa taong bayan. Eh. Parang ang inisip ko yung tatay ko, pamilya ko, na hindi ko naisip na dapat kong duty talaga eh, para sa tao. Ibig sabihin talaga, hindi yun ang bukasyon ko. Ang bukasyon ko talaga. Yes. So, ayun ang, that's what happened 19 years ago. That was 19 years ago. Opo, yeah. Kuya Kim. And I think, Kuya Kim, ano yun eh, marami ka pa rin natulungan kahit ito yung napili mo. Hindi ka man nakatulong, hindi man ikaw pumasok sa politika at natulungan yung mga taong mga kababayan mo. Pero marami kang mga kababayan na tutulungan natin nung pumasok ka naman dito sa industriya ng industriya natin, Kuya Kim. At marami kang napaligaya. Of course, Ken. At sa ibang paraan, no? hindi sa political na paraan, ngunit opo, sa ibang paraan. Akala ko kasi magiging Aga Mula ako, magiging Richard Gomez ako. Bakit hindi? Wala, gusto pala sa akin knowledge, ano pala, knowledge guru, mga turo pala sa TV. So, naging educator ako sa TV, and that's a more of a blessing kasi habang tumatanda ako, mas lumalalim ang relasyon ko dun sa mga nanonood sa atin. Nakakatuwa nga rin eh, kasi ang daming mga bata noon na mga may asawa na ngayon, pinapanood kita nung bata pa ako. Then naisip ko, oh, nga pala, patanda na nga pala ako. Pero Kuya Kim, naging sobrang workaholic ka. Ay, naku, hanggang ngayon. Kasi for me, television is not work eh, Ken. Alam mo naman, hirap. Akala ng tao madali maging TV worker, no? TV personality. Ang bigat sa oras, mabigat sa katawan. But I don't find it heavy because I like it. It just so happens na meron pang naging hanap buhay ng talaga at dito tayo nakikita. Pero even without that, gagawin ko ng libre ito sa totoo lang eh. Masarap gawin totoo eh. Yan. But, totoo po, Kuya. We're compensated for it and that's a blessing. Yan. Uy, may tanong, Ken. Yes po. Working with the cast of this episode with Direk Gina Alahar herself. Yeah, grabe po. Unang-una, nagpapasalamat po ako sa magpakailanman, sa buong production po na magpakailanman. Kasi after 5 years po, Kuya Kim, after 5 years, 5 years, hindi po ako nakagawa, nakapag-guest sa magpakailanman. So ngayon na lang po ulit at napakaswerte ko na buhay pa ni Kuya Kim at Yenza yung ginawa ko po. And working with Direk Gina Alahar, sa hindi po nakakaalam, si nung pagpasok ko po sa industriya, sa showbiz po, si Direk Gina Alahar po ang pinakauna ko naging director. At isa po siya sa mga tumulong sa akin ang nagpasa. Nung nag-audition ako, Kuya Kim, sa GMA7, si Direk Gina po ang isa sa mga panelists. Kaya po, sobrang nagpapasalamat po ako kay Direk Gina Alahar dahil isa siya sa mga susi kung paano ako nakapasok sa showbiz. And ngayon na siya yung gumawa ng episode po natin dito sa Magpakailanman. Napaka sarap katrabaho ni Direk Gina Alahar kasi inayaan niya po talaga ako na kung ano po yung gusto kong maging atake dun sa eksena. And talagang ginabayan po niya ako, oh ganito yung anak, ganito yung ano, boses ni Kuya Kim, medyo babaan mo, mataas ang tono. Kuya Kim, very ano kami, specific sa boses mo talaga. Sa mga oh, intonations eh. And aminin ko, nahirapan ako Kuya Kim, but sana hindi po nakakaya yung ipinakita ko po Kuya Kim na pagganap ko sa But thank you kay Direk Gina Alahar kasi talagang malaking tulong po siya sa pagbuo ng karakter ng isang Kuya Kim Matienza. And working with Mr. Nielsen, Isay Alvarez, kay Sofia, kay Brent, napakagahuhusay ng mga artista and nakakatawa po dahil nakatulong din po sila sa akin para mabuo ko po ang isang Kuya Kim Matienza. At nakita nyo naman kanina sa mga eksena kung gaano kagagaling yung mga kasama ko po ng mga artista. Yan, o standby na tayo. Okay, ano na po ulit? Shout out. Jericho Ginto Ezer, Kuya Kim and Idol Ken Chan. Sana makita ko kayo in person. I love you both. Hi, Jericho Ginto Ezer. Thank you. Maraming salamat sa'yo. And Renita kay... Kuko, watch kung kabakan ako sa tabato. Ang galing pala ni Ken Chan. Salamat po. Maraming salamat, Ranisa Seduko. Thank you po.
Salamat. Ayan, Kuya Kim, standby na po ulit. Standby. See you later. Ito na po ang ating Ang pinakamalapit na ospital sa amin was PGH. Pumila pa ako doon. Ang daming taong mas may nangangailangan ng tulong doon. Ang misis ko naman, na natawagan ng driver ko, nadala ko sa Makati Med. Within 1 hour. Biglang, boom! Ano yung boom? Hindi ko alam anong pangalan ko. Hindi ko alam kung nasaan ako. I suffered a stroke. Diyos, kakaling ka, anak. Kakaling ka. Ganyang kalagayan. So, sisiguraduhin natin babalik yung alaala niya. Gagawin natin lahat para makarecover siya. Nakapagsalita ako ng masasakit na salita sa kanya noon. Pero salita lang yun. Hindi ko siya kaya makita ng ganyan. Ayoko na sa akin. Ako na lang magkasakit. Total matanda na naman ako. Huwag lang yung anak ko. Salita ka ng ganyan. Everything's gonna be okay, honey.
My best friend. Jesus Christ. He's going to heal me. He's going to protect me from this illness. I know. And I promise him, once I'm healed, I'm going to take care of my health. I promise him that I will be the healthiest Kim I can be. He will heal me. I know you will heal me. Ilang araw matapos ma-stroke, ay bumalik ang memory ni Kim. Sumailalim siya sa ilang therapies para unti-unting makarecover. Tinupad niya rin ang pangako niya sa kanyang best friend na si Jesus. Inalagaan niya na ang kanyang kalusugan. Nagsimula din sumali si Kim sa marathons, triathlons, at sa Ironman race. Naniniwala si Kim na lahat ng ito ay kanyang nalampasan at naabot dahil sa kakaiba at espesyal na relasyon niya sa Panginoon. To you. Ibalik ninyo ang kanyang joy, ang kanyang peace of mind. Thank you, Jesus, for dying on the cross on our behalf. Thank you that by your grace, our sins are forgiven. And now, we are born again. At kami ang iyong mga anak na lumaya dahil sa iyong katotohanan. Salamat, Lord Jesus, dahil ikaw ang aming mapagmahal na Panginoon at tagapagligtas. Amen. So I suppose we're complete, no? Hi, everything Hi. Okay? Hi, Coach. Hey. Hi. Hello, hello, hello. Hello, guys. Hi, Coach. Hello, Coach. So let's start. Yeah. For our first activity, I want you to say anything to anyone here. No filter. Kung ano ang totoo niyong nararamdaman towards that person, say it. So who wants to go first? Can I start? Sure, Kuya Kim. Thank you. This is for you girls. I know you're both Christians, right? Born against, right? So alam ko kung ano yung pinaplano ninyo. You will try to make a disciple of us. You will try to make a disciple of me. Hindi naman. No. Alam ko yan kasi pumasok ako sa seminaryo eh. Before. So alam ko kung ano yung gusto nyong gawin. Ano yung porket na born against kayo, kayo lang merong matibay na relasyon kay Lord? Na kayo lang yung anak at kayo lang yung maliligtas? Wala ko rin, meron din ako sariling relasyon sa Kanya. Kaya kahit na anong gawin ninyo, kahit na anong teachings ninyo, o kahit na anong pag-pray over nyo ako, or isama nyo ako sa Bible studies nyo, hindi magbabago yun. Kaya, huwag niyong subukin. Okay ba yan? Para ayos tayo. Thank you. Thank you. Han. Hi, Han. Let's have lunch today. Can you get off early? Read my answer, Han. I can. Honey, you're starting to get addicted to that triathlon motto. Of course. Kuya Kim always can. I can. That's gonna be my new mantra, honey. Okay, honey, if you say so. I'll wait for you, okay? Thank you.
Hun? Hun, can you hear me? Hun, what's happening? Kim, answer me! What's happening? Answer me! I can't. I cannot move. Yun. Ito na yung pangalawang health challenge natin. Kuya Kim. Yan, ang galing mo umiyak na nakahiga. Ah. Thank you, Kuya Kim. Kuya Kim, tanong lang, Kuya Kim. Bakit best friend ang tinuring mo at ang tawag mo kay Jesus Christ? Because I was trained since I was young to pray to Him, to talk to Him all the time. So I always had my relationship talaga ako kay Jesus Christ. Eh. Talagang best friend. Pero kulang yun. Eh. Malalaman natin bakit kulang mamaya dito sa susunod na segment. Kasi kung ang best, kunyari, best friend kita Ken, ayaw kitang tawagan, hindi kita tatawagan. Kasi inisip ko, maintindihan mo naman yun eh. Meron kang pakiusap sa akin, I can always say no to you. Kasi best friend kita eh, you'll understand. So ganun ang relationship with Jesus Christ, best friend. Pero importante, maging Lord si Jesus Christ. Hindi ko pa siya Lord nun. He was my best friend, but I would continue to sin. Yung eksena kanina sa politika, actually, tinanggap ko yung pera na yun. Marami kang mga iniisip bakit mo tinanggap, bakit mo... Siyempre, isipin mo, para sa tao naman yan. The end will justify the means. Pero hindi tama yun eh. Kasi, my best friend will always understand. Ganun ang best friend eh. Opo. It's not my Lord. Wala pa akong takot sa kanya. Yun. Kulang pa. He was my best friend, pero wala akong takot sa kanya. Yun. Pero Kuya Kim, eto na yung pinakita ng eksena kanina, pangalawang atake na sa'yo. Nung una, Kuya Kim, na-stroke ka po. Pangalawa, Kuya Kim. It's a rare nerve disorder, autoimmune disease, ang tawag sa kanya. Guillain-Barré syndrome or GBS. It causes paralysis. So, nagsimula yung paralysis sa kamay ko, tapos sa paa, tapos sa, kung hindi naagapan sa ospital, malalaman natin mamaya, pwede mo ikamatay yun kasi hindi ka makakahinga. Actually, GBS o Guillain-Barré syndrome ang kinamatay ni Julie Vega. Remember Julie Vega, Ken? Yes po. Kasi noong 1980s or 1990 yata, nung namatay si Julie, hindi pa kilala kung ano yung GBS. They didn't know what GBS meant or how it is. No? So, ang daming chismis na kumalat na tungkol kay Julie na yung hairspray daw o marami. O merong virus. Actually, GBS yun. She had GBS pero hindi naagap. Oh. So, after one day or two days, hindi na siya makahinga. Hanggang kinamatay. Hindi nangyayari sa'yo, Kuya Kim, hindi ka rin makahinga noon noong mga panahon na yun. Hindi pa umabot doon. Papunta na ron. Kung hindi naagapan, dahil buti na lang stroke survivor ako. Dahil stroke survivor ako, pumunta kagad kami sa doktor. Pero kung tinulog ko pa yon at pinagpabukas pa namin ang pagpunta sa ospital, at sinabi namin, baka pagod lang yan kasi training ko noon, grabe. Full Ironman yun eh. Ang mga takbo ko noon, 30 kilometers a day. Ang bisikleta ko, 6 hours a day. Baka napagod lang. Pag inisip namin yun, pwedeng namatay ako. Mabuti na lamang at we went to the hospital right away. Yun. At isisingit ko rin, yung sa actor's workshop scene kanina, yung dalawang babaeng yun, para sa mga watcher, viewers natin, si Donita Rose po yun at saka si Rica Parelejo. Yes po. Rica Parelejo and Donita Rose, kasama ko sa morning show ng 6 years. So sila yung nakita ko na mga born against na kinaiinisan ko nung una kasi baka i-convert ako. Yung pala, may mangyayari pala. At yun ang mapapanood natin sa susunod na eksena. Kung ano ang pero tama yan, very, very correct yung portrayal. Sa workshop, si Teacher Ana Feleo pa ang ano namin eh, ang coach namin. Oo, si Miss Ana Feleo. Opo. Sinabi ko dun sa dalawa, don't read the Bible to me, ha? Mga born against it. Best friend ko si Jesus Christ. Meron akong relasyon sa kanya. Iba yung relasyon nyo, iba yung relasyon ko. Don't try to convert me. Ganun, tawa lang tawa yung dalawa. Hindi ko alam. A time will come na hihingin ko ang tulong nilang dalawa. And mapapanood natin mamaya. Opo, yun ang makikita ng mga viewers po natin, Kuya Kim. Grabe. Kuya Kim, yung GPS, ano tawag doon? Sorry? GPS. Kuya Kim. Guillain-Barré syndrome. Walang kinalaman yun sa first stroke mo, Kuya Kim. Wala. Kasi una, stroke yun eh. Opo. Yung stroke, parang heart attack yun.
The heart is connected to the head. Eh. Yung puso ko pala may butas. At inoperahan yung butas sa puso ko at kaya ako gumaling. Itong pangalawa, walang kinalaman doon sa puso ko, walang kinalaman sa brain ko. Autoimmune naman to, nervous naman to. So binigyan na naman ako ni Lord, ni best friend Jesus Christ, ng isa na naman pagsubok. At malalaman natin kung nalampasan ko nga o hindi. That's my... Malalaman natin yan. Kuya Kim, may tanong dito. Kung nangyari sa akin daw, Kuya Kim, ang totoong buhay sa storya ngayon sa MPK, yung kung anong nangyari sa buhay mo, Kuya Kim, ano ang gagawin ko? Yun. Wala akong ibang gagawin kundi lumaban, Kuya Kim, tulad ng ginawa mo. Lumaban. Kasi kung hindi ka lalaban, Kuya Kim, sa'yo ko narinig to eh, kung hindi ka lalaban, ano pa ang sense ng buhay mo? Lalaban ka para sa asawa mo, sa pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay. And I think lahat naman ng tao, kung mangyari itong ganitong pangyayari sa buhay nila o sitwasyon, walang ibang gagawin kundi lumaban at tumawag sa tulong ng Panginoon. Malangin. Oh, talaga. Correct. Yun po. O, standby na tayo. Standby na ulit, Kuya Kim. Ito na, pa-excite ng pa-excite, Kuya Kim. Hindi pa tapos, Kuya Kim. Akala nila dalawang atake ang gagawin ang mangyayari sa'yo. Kaya ang pamagat po natin ay, Kuya Kim, ang pamagat natin ay Third Life. It's an autoimmune disease called Guillain-Barré syndrome or GBS. Itong kinamatay ni Julie Vega. It causes total paralysis. In 24 hours or less, the paralysis is ascending. It will hit your diaphragm. When it hits your diaphragm, get ready. By tonight, we might intubate you. Bubutasan ako sa trachea. Eh, kahapon lamang, Iron Man ako. Tapos kayon, paralyzed. Biglaan. 180 degrees from sobrang fit, biglang magiging paralyzed. At magiging totally paralyzed daw ako. Kim's condition right now is very dire. Death right now is a huge possibility. Please, I'll excuse myself. I'm gonna treat your son right now. Lord, best friend, what are you trying to tell me? Nagkaroon na ako ng stroke ko. Pinagaling mo ako. Nangako ko sa'yo na lagaan ko yung sarili ko. Ginawa ko naman. Now I'm at the fittest point in my life. Pwede na nga akong sumali sa first Ironman triathlon ko, pero ginawa ko akong paralisado. Ginawa mo akong paralisado, best friend eh. Bakit? Ano bang ginawa ko? Ano bang ginawa ko, best friend? Bakit nangyayari sa akin to? Ano bang ginawa ko? Sabihin mo, ano ginawa ko? Anong ginawa ko? Anong ginawa ko? Gusto mo bang mag-artista? Oo. Oh, gusto mo maging katulad ni Agamulak o Richard Gomez. Eka! Daming chicks na yun, ah! Kung alam ko lang na lalaki ka ng ganyang walang kwentang tao, sana'y pinaglagal ko nila sa Diyos na pamatay ka na lang! What happened to me was just so beautiful. So beautiful. Anne! Belly! Kim! What's happening? Answer me! I can't. I know you're both Christians, right? Point against. So alam ko kung ano yung pinaplano ninyo. Thank you that by your grace, our sins are forgiven. And now, we are born again. Amen. Thank you.
tulong! Kim! Anak! Hello! Wow, Kuya Kim, ito na. Pinayak mo ako, ikaw. Oh, Kuya Kim. Oh. Anong pong masasabi mo dun sa napanood mo, Kuya Kim? Naalala mo ba nung mga moments na, Kuya Kim? Naalala ko. I remember very clearly. I'll never forget. That's a turning point of my life, Ken. Finally, na, actually, wala pa tayo sa turning point. Ayokong i-preempt kasi yun ang susunod na eksena. Pero talagang tinanong ko si best friend. Sabi ko, binigay mo ko ng stroke. Pinagaling mo ko. Ngayon, I'm at the fittest point in my life. What do you want from me? Ano pa? And then, malalaman natin yung sagot mamaya. Gusto ko sana ikwento ko yun. Kaya lang mapipreempt. Yun ang last scene. So, yun ang ating last, Kuya Kim. Ito, Kuya Kim. Nakita niyo mga kapuso kung gaano naging emotional si Kuya Kim ngayon nung dahil naalala niya yung mga nangyari sa kanya. Pero Kuya Kim, may tanong dito. Kung ano daw yung mga funny or interesting stories while shooting today's episode. Gusto ko rin malaman yan. Ano ba yung mga funny na ginawa na naalala ko? Kuya Kim, kung nakita mo kanina yung opening scene, yung Limborac, Kuya Kim, hirap na hirap talaga ako doon, Kuya Kim. Noong una, tinanong ako ng production, kaya ba ni Kenshan mag-Limborac? Eh, sagot naman ako, Kuya Kim, kayang-kaya ko po. Sabi ko, pagdating nung eksena, Kuya Kim, ang hirap pala ng Limborac. Lalo na mag-Limborac ng lasing. Kuya Kim, after pag-uwi ko sa bahay, naglagay ako ng mga salompa sa katawan ko. Kasi ilang take yun, hindi lang isa yun. Oo, Kuya Kim, naglagay talaga ako ng mga salompas sa buong katawan ko. Sobrang hirap pala ng Limborac, hindi pala siya biro. So, yun yung isa sa mga funny moments. Sabi ni Direk Gina, paano natin gagawin to? Akala ko naman, anak, marunong ka mag-Limborac. Hindi ko kaya, Kuya Kim. Kaya mo pa, Kuya Kim? Kaya mo pa mag-Limborac ngayon? Dati mababa, kasi ballet dancer ako dati. So, kahit mababa, kaya ko. Ngayon, mahirap na, baka 4 feet lang. Pero dati, bumaba siguro mga 2 feet yun. Ganun kababa yun. 2 feet? Kaya mong 2 feet, Kuya Kim? Ganito lang yun, 2 feet, Kuya Kim. Ganyan. Halos nakaluhod na ako. Tapos, bali pa, iinom ko ng dalawang shot ng tequila before the pass and then 2 shots of tequila after. So, naka-4 ka na. Ganun. So, yung adrenaline rush, Kuya Kim, nandoon na. Kaya mabuti na babalansi mo pa, Kuya Kim. Kahit na nakapag-tequila ka. Kahit na-injured ka, tutuloy mo dahil lasing ka eh. So, gano'n ang nangyari nun. Pero back to that crucial moment kanina, yung... Opo, Kuya Kim. ICU, no? Tinanong ko talaga si best friend, Jesus Christ. You're my best friend, di ba? Why are you allowing this to happen? What? Tanong ako ng tanong sa kanya. Hanggang, malalaman natin maya-maya. Kinwestern mo siya, Kuya Kim. Dumating sa point na kinwestern mo ang Panginoon. Yung na-stroke ako, that was the first time that I became born again. Physically born again. So, from unhealthy Kuya Kim, naging healthy na ako noon. But I was not spiritually, may kulang pa rin eh. Kasi Jesus Christ was only my best friend. He was not my Lord yet. At ngayon malalaman natin anong nangyari. Pero sana ba ni Kimita at ni Rika to? Kasi sila yung mga read the Bible to me. But because nakita ko meron silang kapayapaan pareho that I wanted to have. In such trying times, ang daming problema ni Donita noon eh. Ang daming problema ni Rika. Yet they had so much peace. Sabi ko, ano ba itong dalawang to? Meron silang something eh. So, I wanted to know what they had, although they did not preach to me. Naging instrumento sila, Kuya Kim, no? Malaking instrumento sila para makilala ko si Jesus Christ eh. Marami. Through, even my seminary years, maraming mga tumulong sa akin doon na nagtanim ng seeds. I learned to study the Bible. I learned to pray. Although kulang pa rin para sa akin. But marami nagtanim ng buto at tumubo na lamang. Pero ang pinakahuling nagtanim talaga yung dalawa, Donita and Rika, in my years in the morning show with them. They're still my best friends up to now. Nag-uusap pa rin. Nakita ko nga po yung vlog mo, Kuya Kim, nung vlog ni Miss Donita Rose at in-interview kanya, ikaw yung pilot episode niya. Naikwento mo nga doon, Kuya Kim, kung paano siya nakatulong para mas mapalapit sa iyo yung Panginoon at mas makilala mo siya. Yeah, totoo yan. Totoo yan.
O, 1 minute na lang. O, standby na tayo. Yes po, 1 minute na lang mga kapuso. Ay, Kuya Kim, mag-shoutout muna po tayo. Sige. Carlo. Si Carlo. Ni Kuya. Yeah. Hi, Carlo. Kuwang-kuwa yung pagsasalita ni Kuya Kim. Salamat, Carlo. Mahirap. Ako nagsasabi sa inyo, mahirap, mahirap ang boses ni Kuya Kim. Siya lang ang may ganun. Ito naman, Kuya Kim, si Sequoia Aljun. Shout out po sa family ko watching from Borongan City, Eastern Samar, Philippines. Ayan, Kuya Kim, mga fans mo, Kuya Kim, from Eastern Samar. Ato, Kuya Kim, sabi, si Sydney Fakturunan, underscore vlogs. Pinapanood ko si Kuya Kim mula noon hanggang ngayon. Wow, wow Kuya Kim. Thank you. O, standby na tayo. Okay. O, isa last. Hun, are you okay? Honey. How are you feeling, Hun? Just a bit weak. Wala ka sa amin kanina. Kamagana na, Mami. Hindi mangyayari yun, promise. Gusto ko muling inagtawad sa lahat ng mga kasalanan na nagawa ko sa Panginoon. Ng tawad sa kanya. I can. Yan yung naging motto ko eh. I thought all I need is myself para gumagawa ko lahat ng mga bagay na gusto kong gawin. All that I have, all that I am, I thought all I need is myself, pero mali pala. Because I'm powerless, Mami. Because there is a greater being who's in control of all of us. Tinrato ko siya na parang best friend. Pero nakalimutan ko siya yung Diyos. Siya yung boss. Now all I need is grace. Kailangan ko siya hindi lang bilang best friend, kundi bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Yun ang kailangan ko. Gusto ko siyang makilala ng kalubusan. Sa iyo ngayon, talk to our televiewers. Ano ang gusto mong ihabilin sa ating mga kapuso now na papalipit na
ang Holy Week. Mga kapuso, napakarami nating mga problema at napakarami nating mga pinagdadaanan. Mabigat ang buhay. Hindi natin kaya. Kung sa tingin nyo kaya, hindi nyo kaya. Ngunit may paraan. God gave us a free gift of eternal life by giving Jesus Christ. Lumapit tayo kay Kristo at yan ang natatanging paraan. Kaya niya yan. Siya lang ang may kaya. Sabi nga sa Biblia, your power is made perfect in my weakness. Kung mahina kayo ngayon, the same way I was weak, I still am weak sometimes. Perfect dahil mararamdaman natin ang tunay na kapangyarihan ng Diyos. Just accept Him as Lord and Savior, repent from your sins, and you'll be okay. Then you shall be saved. Maraming maraming salamat sa iyo, ha? Perfect story for Holy Week. No, malapit na tayong manumbalik ngayon. So, kung bakit ang Panginoon, ang ating Panginoon, dadaanan na naman natin lahat yan pagdating ng Holy Week. And tama-tama yung kwento mo para sa amin. Thank you so much. God bless you and your family. Wala nang politics. Wala na. Wala na. Sarap-sarap ng buhay mo. Sarap-sarap ng buhay mo. Siyempre, wala na. I love you, Tita Mel. Maraming salamat. I love you too. Thank you very much. Thank you. Isang matapang na paglalahad at pagbubukas sa kanyang makulay at madilim na nakaraan ay binahagi sa atin ni Kuya Kim. Naway naging inspirasyon siya sa ating lahat na huwag nating pabayaan ang ating kalusugan. Patuloy tayong mangarap kahit sabihin ng iba na imposible itong matupad. At higit sa lahat, lagi tayong kumapit sa Panginoon. Dahil ang pagmamahal sa atin ng Diyos ay hindi weather-weather lang, kundi panghabang buhay. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Kuya Kim, tunay kang inspirasyon, Kuya Kim. At talagang nakaka-inspire ang istorya ni Kuya Kim. At sa lahat ng mga kapuso natin na mga nanood po at sumubaybay sa istorya ni Kuya Kim Atienza, maraming salamat po. Kuya Kim, sorry, naka-mute ka po. Ken, maraming salamat. Thank you very much sa iyo at maraming salamat sa production ng Magpakailanman. Thank you very much for being able to tell my story. And you told it quite accurately. At sana maraming na-inspire at sana maraming nakapanood. At tama-tama nga, sabi ninyo, for Holy Week, ngayong panahon ito, panahon para magdasal tayo, panahon para mag-introspect at mag-retreat tayo. At isipin natin, kamusta ba ang relasyon ko sa Panginoon? Siya ba'y best friend lamang? O sabay Panginoon ko na kailangan kong sundin. So yun. Kuya Kim, gusto ko naming palakpakan, Kuya Kim. Ikaw gusto kong palakpakan. Everyone, pumapalakpak sa storya mo, na inspire mo kaming lahat, Kuya Kim. At ang dami naming natutunan at pinabaon sa amin na aral mula sa storya mo. Maraming salamat, Kuya Kim, sa pag-share sa amin. Kuya Kim, narinig namin kanina yung aral na sinabi mo na about kay Lord. Sa mga nanonood po sa atin dito, Kuya Kim, anong gusto mong sabihin sa kanila, Kuya Kim? Gusto mong mga salitang iwanan sa kanila po? Pareho nung sinabi ko kanina, napakarami natin pinagdadaanan. Mabigat ba? Ikaw ba'y nadidepress? Ang pamilya mo may problema? Wala ka bang trabaho? Mabigat yan. Hindi ko kaya. Hindi mo kaya. Ngunit, merong tao na kaya. Yan taong yan, si taong Diyos ay si Jesus Cristo. Itapon natin sa kanya. Let's lean totally on Him. Because He's a faithful God, He's a strong God, He's a God, powerful God, and He's a loving God, a loving Father, and a loving best friend as well. So, ibigin natin sa Kanya dahil Siya may kaya niya, hindi tayo. Naranasan ko na nawala ang kapangyarihan ko, my strength in my legs and my arms, I was getting paralyzed, nalaman ko that I cannot, there's nothing that I can do. I could not even move my hands. But I realized that it's not I can, but God can. Jesus can, only Jesus can. And yun ang mensahe ko ngayon, tama-tama, Holy Week. At sana ay may natutunan kayo sa storyang pinapinakita namin ngayong gabi.
At maraming salamat sa inspirasyon at sa support ng pinakita ninyo sa akin in my 19 years as your Kuya Kim on television. And Ken, thank you. Maraming salamat din sa pagganap mo, ha. It's an honor. Naubo ako, Kuya Kim. But, you know, it's an honor po, Kuya Kim. It's an honor po na isabuhay po ang iyong, ang isang Kim Atienza. And sana po, Kuya Kim, nagustuhan niyo po ang ipinakita namin. Sobra. Lahat po kami, hindi lang po ako kinakabahan because, you know, ang istorya mo ay talagang ang sarap i-share sa mga Kapuso viewers natin at marami nakapanood ng buhay mo, Kuya Kim. At mas nakilala ka nila bilang isang tao, isang asawa, isang anak, at isang anak ng Diyos. Pabuhay ka, Kuya Kim. Maraming salamat. Thank you, guys. Thank you, Ken. Maraming salamat. At sa lahat ng mga viewers natin ngayong gabi, mga Kapuso, maraming salamat. Enjoy your Holy Week and enjoy your time with your family and enjoy your time with God. Take advantage of the time na wala tayong trabaho. Makapag-isip-isip, makapag-nilay-nilay kung ano ba ang ating buhay at saan tayo pupunta at saan tayo nanggaling. So, yun lang. Maraming salamat. Tama. Thank you. Kuya Kim, baka may gusto ko pong i-plug, Kuya Kim, na mga shows mo po sa Jamie 7. Of course, merong dapat, alam mo, araw-araw yan, 5:30 to 6:30, araw-araw, meron tayong Kuya Kim, ano na, sa 24. At of course, 11:15, araw-araw, Monday to Friday, TikTok Lock. Yeah. Pasaya na pasaya kami ni Pokwang, ni Rabia, ni Faith, at ni Jason. Talagang sobra. And of course, Ken, madalas namin kasama. Pasaya na pasaya ang TikTok Lock. At habang tumatagal, lalo pang gaganda at lalo pang sasaya. So maraming salamat. Yeah, Kim. Thank you din po. At mga Kapuso, ako din po ay magpa-plug ng aking show. Manood po kayo bukas ng All Out Sundays. And panoorin niyo rin po ang ginawa namin na pelikula. Ang Papa Mascot, this is directed by Direct Louis Ignacio at ipapalabas po ito sa sinihan sa buong Pilipinas ngayong April 26. Sana po panoorin niyo po. Pwede niyo pong panoorin ang trailer nito sa YouTube. Just type Papa Mascot. Yan po. Salamat po mga Kapuso sa lahat ng mga nanood at sumubaybay sa buhay ni Kuya Kim Atienza. Kuya Kim, thank you, guys. Idolo ka namin, Kuya Kim. Maraming salamat sa iyo. Mabuhay ka, Kuya Kim. Okay, bye guys. Maraming salamat. Thank you.